lighting ko, ang ano ng ilaw ko, grabe. Hi guys, kumusta kayo dyan? So guys, ngayong araw may sasagutin akong tanong. May kasi nagtatanong, bakit daw mas pinili ko ang mag-truck driver kaysa daw ano, maging nurse o di kaya naman ay maging teacher dito sa US. So guys, ganito yun. Kasi dito sa US guys, oo, malaki yung sahod. Kahit anong trabaho guys, malaki talaga yung sahod kumpara sa atin sa Pinas. Pero, ano, yung nursing kasi, kailangan syempre mag-aral ka. Hindi naman ako nurse sa Pinas. Mag-aaral ka ng, although madali lang siya, one year or 2 years ata. Tapos magiging nurse ka na, or yung practical nursing, parang ganun. At saka naman, so medyo matagal-tagal siya, tapos malaki, hindi naman siya matagal. Mas matagal pa sa Pinas kasi 4 years nga, diba? 4 years ka mag-aaral para maging nurse. Pero dito, kung tutusin, mas madali lang siya. Tapos so ano naman, sa teaching, ganun, mag-aaral ka din. Kahit may license ako sa Pinas, kailangan mag-aaral pa rin ako dito para maging teacher o parang ganun. So yun. So, mag-aaral ka pa, malaki yung gagastusin mo kumpara sa truck driving, guys. Malaki yung sahod ng truck driver, guys. Mas malaki ata yung sahod ng truck driver kaysa sa teacher dito. O, hindi lang ako sure, guys. Kung kayo teacher dito sa ano, sa US, just correct me, guys. Kasi yung alam ko lang, sa pag ginugol mo, yung average pay niya, so, mas malaki talaga yung truck driver. Pero, guys, may mga ibang truck driver talaga na yung ano nila, kunti lang. Depende kasi yun, guys. Kung talagang agresibo kang truck driver, o di kaya maganda yung company mo, mas mataas talaga yung sahod. Mas malaki talaga yung sahod. Lalo na pag team kayo, mag-asawa, syempre. Sino ba naman yung hindi magugustuhan yung sahod ng mag-asawa, parehas yung rate. So, mas malaki talaga. So, yun. Kaya, truck driver talaga ako, guys. Kasi nga, mas madali yung truck driver kaysa sa teaching. Hindi kayo naman sa nursing. Tapos, mas malaki pa yung sahod ng ano, ng truck driver kaysa sa nursing at saka sa pagiging teacher dito. Pero, guys, don't get me wrong, madami yung mga nurse dito sa US na malalaki talaga yung sahod nila kasi pag nag-overtime ka, talagang malaki yung sahod yun. Kasi nga, dito sa US, ano siya, parang pag overtime, maglagpas ka na ng overtime, meron siyang sinatawag na time and a half. Halimbawa, kung sahod mo ay ano, 24 per hours, so pag nag-overtime ka, yung magiging rate mo 24, magiging 36, tama ba? Magiging 36 na yung hourly mo. So ganun, lalaki talaga yung sahod mo pag mag-overtime ka. Kaya lang yung mahirap sa ano, yung mga frontliners. Shout out sa inyo guys. Kaway-kaway sa mga nurse. Oy, salamat sa inyong service, you guys. Ang hirap kaya, lalo na ngayon yung coronavirus na yan. Anyway guys, so, oo. So, dito rin sa truck driving guys, ano lang siya. Kasi yung nagda-drive ako, 10 hours. 10 hours yung drive ko sa ano, sa isang araw. So, ibig sabihin, 10 hours lang akong naka-on duty. Tapos, hindi naman siya mahirap kasi nga, pag nadadrive ka, nakaupo ka lang. Yun, yung mahirap lang guys, yung nag-unload ka ng trailer, which hindi kami nag-unload ng trailer. Yung ano lang namin, binaback up lang namin yung trailer namin. Parang, wait, back up ba yung tawag dyan? Ipapark, ilalagay sa warehouse, yun lang. At saka, pick up ng trailer na naman, at saka, deliver na naman. So, yun lang, madali lang talaga siya yung sa amin. Madali lang. Kaya kung tutuusin, mas madali talaga yung truck driving. Para sa akin lang, guys, ha. Iwan ko sa inyong, ano, sa inyong opinion. Kaysa sa mag-nurse ka, tapos overtime, ganun, kulang ng tulog. Yun, mahirap yun. Tapos yung sa teaching naman, kaway-kaway sa mga teachers yan. Yung mga kaklase ko ng college sa Pinas. Shout out sa inyo, guys. Yung teaching, ano, guys, ano kaya dito yung mga high school kids, ang lalaki, ang tataas. Sa Pinas nga, yung mga tinuruan ko guys, ang lalaki. So, parang mahirap siya. Siguro kung mag-teacher ako, ano lang, kindergarten lang, yung, or mga elementary lang. Kasi, ayaw ko ng high school guys, yung mga bata dito nabubuli, yun, masasama. Yung mga bata dito, ewan ko lang. So, ayaw ko.
So, mas gusto na ng truck driver, ikaw pa yung boss, walang nagsisita-sita sa'yo. Yung asawa ko, sinisita-sita ako minsan. Walang magsisita-sita sa'yo, walang supervisor, walang manager na nandito. So, parang free ka. Drive-drive ka lang, basta mag-ingat-ingat lang sa drive, ganun. Wag lang bumangga sa awa ng Diyos. So, yun, mas madali lang siya kumpara sa ibang trabaho. Tapos, mas malaki pa yung sound. So, guys, panoorin yung video ko para makita nyo kung talagang mahirap ba maging truck driver. Okay? So, mag-leave na lang kayo ng comment kung ano ba yung mas mahirap. Yung truck driver ba? O yung nursing? O yung ibang trabaho? So, yun, guys. Sana naanoan ko sa'yo. Naliwanagan kayo sa sagot ko. Salamat! Bye! Tulog na, me!